Sara Elago, umalpak ang panghihikayat sa Mindanao. Giniba ng mga magulang ang isa umanong learning structure na hindi lehitimong paaralan dahil hindi accredited sa DepEd at dinadala ang mga kabataan dito upang magalit at lumaban sa gobyerno. Hindi na raw pinapauwi ang ilan pang kabataang nagtutungo rito dahil pinapadala sa UP. Buti na lang naglakas loob ang mga magulang na sirain ito. Hello, hello mga Kasam TV. Mag-react tayo tungkol dito sa isang eskwelahan sa Mindanao. Ayon sa uploader ng video na nagngangalang Maricar Serrano, sinugod at giniba ng mga galit na galit na magulang at concerned residents ang learning structure na ito sa barangay New Kabalantian at sa Gundanon, Kitaw-Kitaw, Bukidnon, near the Davao border, Kamakailan. Ayon sa source, ang structure na ito ay hindi lehitimong paaralan, hindi accredited sa DepEd at pinamumunuan ng mga kasapi ng mga makakaliwa. Subalit naghikayat ng mga maralitang bata na doon pumasok upang di umano'y makapag-aral. Ayon sa mga magulang, iniindoktrinahan ng kanilang mga anak dito na magalit at lumaban sa gobyerno. Isa umano sa mga dahilan ng galit at paglusob ng mga tao sa nasabing paaralan ay dahil hindi na umano pinauuwi ng mga nanghihikayat ng makakaliwa ang kanilang mga anak. Ilan sa mga mag-aaral ay dinala sa Maynila upang di umano ay makapag-aral na sa UP. Panoorin natin ang video. Yes, maayong buntaga sa tanana karon na nagasugod. Kining usa ka demoles no, sa isa ka eskwelahan nga kung sa dina dili iha sa gobyerno. No, particular at diri mismo sa may Purok 2 barangay sa Gundanon. Bukidnon. No, ang unang barangay kining barangay sa Gundanon no na kung aasa nakita kining makita kining eskwelahan no sa Mapsi nga so gani ang barangay Kabalantian Bukidnon sa akong gihapon kini sa Bukidnon so duha ka building ang nakatarok din ni og kini mo ang gidesisyonan sa duha ka kapitan no kapitan sa barangay Kabalantian sa Bukidnon og ang barangay sa Gundanon na Bukidnon. So gani nagkahiusa ang katawhan tungod kay sumala pa no sa atong nakalap nga kini nga eskwelahan is dili iya sa DepEd. So nabalaka ang mga katawhan tungod kay ang ginatudlo di aning dapita sa una pa kaning usahay na napay pagkuan daw sa kaning pagtulunan sa atong gobyerno. So moni nagkayusa ang duha ka barangay nga gubon na lamang kini nga eskwelahan og tukuro na lang kini dito sa nagkadaiyang barangay no aron na makapadayon ang pagtungha nini mga kabataan kung panahon na no nga mubalik ang gitawag nato nga klase. Mga ka YouTube ah, ito pala nangyari sa Gundanon, Kitaw-Kitaw, Bukidnon. Sa Bukidnon pala, isang bundok na lugar sa Kitaw-Kitaw na tinayuan nila ng eskwelahan para syempre malayo sa paningin ng mga tao, malayo sa paningin ng mga sundalo. Yan ang style nila, di ba? At doon nila inuorganisa ang mga kabataan para turuan kung paano magalit sa gobyerno, kung paano humawak ng armas. At kunyari, pag marunong na ang bata at may galit na sa dibdib, padadala nila sa UP at tuturo ang mag-rally. Ito palang eskwela na to, no? Parang sa lugpungan din. O sa lugpungan siguro to, hindi accredited ng DepEd. Pinipilit nga, kung naalala nyo, isang teacher ng Lumad, si Rochelle o Yumikay, na ni-rescue sa Cebu, pinipilit niya na rehistrado daw sila ng DepEd. Kung naalala nyo yun, yung investigation sa Kongreso, si Rochelle, yung Rochelle na tinanong nga siya ni
Franz Castro kung ano itinuturo niya. Sabi niya, na ano nga siya, nahuli nga siya doon, 'di ba, mga ka-YouTube? Sabi niya, ang tinuturo niya English Filipino. Tapos tinanong uli siya kung kasama sa DepEd ang tinuturo nila. Sabi niya, kasama. Ang tinuturo namin doon, makamasa, makabaya. Di, lumabas ang totoo kung ano sila, di ba? Lumabas ang totoong tinuturo niya, makamasa. Ang tinuturo nila ay tungkol sa masa, di ba? Yan ang mga, dyan, yan ang maririnig mo sa mga NPA, sa mga kaliwa, sa mga kabayan block. Laging makamasa. Lumabas sa bunganga nila kung ano tinuturo niya. Porokdos. Dito mga ka-YouTube makikita mo na ang mga magulang na mismo ang nagalit, ang mga ang taong bayan na mismo ang gumawa ng paraan para matigil ang panlilinlang ng NPA sa kanilang lugar, para matigil ang ginagawang kasinungalingan ng makakaliwang grupo sa kanilang lugar, dahil nakikita nila siguro na ba na may cellphone naman yung mga yan, nababalitaan nila kung ano ang tunay na nangyayari sa mga NPA na to, kung ano ang kasinungalingan ng mga to, kung ano ang panlilinlang ng mga to, kaya sila na mismo ang kumilos para mawala yung eskwelahan na tinayo ng mga NPA para makapag-recruit ng mga kabataan nila at hindi na pauwiin sa kanilang mga magulang. Sabi pa, dinadala sa UP, no? Ibang klase. Parang yun nangyari sa Cebu. Galing din Mindanao dun. Galing din Mindanao yun. Na ang dahilan naman nila kaya hindi nakauwi dahil sa pandemic. Pero dalawang taon na. Dalawang taon nang hindi nakikita ng mga magulang yung mga anak nila. Pero kailan nang by pandemic, di ba? Ngayon, dito makikita natin mga ka-YouTube na ang tao ay nagigising na. Ang tao ay nag-iiba na ang paniniwala sa kanila. Galit na ang nararamdaman ng tao sa mga NPA na to. At hindi nakakapagtaka na isang araw tao na rin, taong bayan na rin ang ahabol sa kanila para, alam niyo na, di ba? Kasi gusto na ng tao kaunlaran. Gusto na ng tao katahimikan. Ha? Mas nagtitiwala talaga sila sa gobyerno, sa mga sundalo, sa mga pulis. Sawa na sila sa mga sinasabi ng NPA na puro panlilinlang at kasinungalingan. Diba? Makikita natin sa mga pangyayari ngayon, ano nangyari kay Absalon? Kate Absalon, isang magaling na player ng football. Ha? At yung kanyang pinsan, pinatay nila, diba? At hindi lang nasabugan ng landmine, ha, mga ka-YouTube, diba? Kung alam nyo lang, kung alam lang natin, alam nyo lang na ito ay binaril pa, pinagbabaril pa sa mukha ng mga walang hiyang NPA na to. Mga demonyo talaga sila. Ha? Kita mo, yung bata na yun, may future yun. Malay mo, balang araw yung bata na yun, isa sa magpapakilala ng ating bansa pagdating sa larong football. Diba? Pero ano, sinayang lang nila ang buhay ng isang batang-batang si Kate Absalon dahil lamang sa maling paniniwala. Dahil lamang gusto nilang ipakita na may lakas pa sila. Gusto nilang iparamdam na may lakas pa kami kahit wala na, kahit pilit na lang ang inyong pagpapakita, ang inyong pagpapamalas o pagpapakita ng puwersa. Kini mo ang
posisyonan sa duha ka kapitan, no, kapitan sa barangay Kabalantaan sa Bukidnon o ang barangay sa Gundano na Bukidnon. So gani, nagkahiusa ang katawhan tungod kay sumala pa, no, sa atong nakalap. Nga kining eskwelahan is dili iya sa DepEd. So nabalaka ang mga... No, tama man kay YouTube. Ang eskwelahan daw na yun ay hindi rehistrado sa DepEd. Nakikita nyo, ang mga tao, kinukuha yung mga plywood, mga yero, mga pintuan, para lang wala nang balikan. Giniba na nila eskwelahan para wala nang balikan ang mga makakaliwang grupo sa kanilang lugar. At hindi na makakuha ng mga kabataan ng mga anak nila o makapanin lang ng mga anak nila at ng mga kabataan dun sa lugar na yun. Sila na mismo, taong bayan na mismo, ang kumilos para sa kapakanan ng kanilang lugar at ng kanilang kabataan. Pahinggan pa natin mga ka-YouTube. Katawhan tungod kay ang kinatudlo di aning dapita sa una pa kaning usahay na napay pagkuan daw sa kaning pagtulunan sa atong gobyerno. So moni nagkayo sa ang duha ka barangay nga group on na lamang kini nga eskwelahan og tukuro na lang kini dito sa nagkadaiyang barangay. Aron na makapadayon ang pagtungha nini mga kabataan kung panahon na, no, nga mubalik ang gitawag na to nga klase. Kita mo mga ka-YouTube, no? Ang sabi nila, gigibay na lahat yun, no? Para mawala na kung dumating na yung panahon na bumalik na yung totoong klase para wala nang babalikan ng mga NPA. Dito nakikita natin, ano, na talagang nagkakaroon na ng nagigising na ang buong bansa. Nagigising na ang buong bansa para pigilan ang panlilinlang ng NPA na to. Dahil talagang sa totoo lang, salot na itong mga to. Mga ka-YouTube, ano, hindi na sila lumalaban sa ideolohiya nila. Sila ay mga salot na sa taong bayan. Bakit hindi ko masasabing salot? Bakit hindi natin masasabing salot? Walang pabrika na nakakapagtayo sa malalayong lugar para makapagbigay ng trabaho sa bawat mamamayan ng lugar na yon. Bakit? Kung hindi nila susunugin ang mga heavy equipment, yung mga heavy equipment na yan, napakalaking puhunan yan. Kung hindi nila susunugin, pag hindi nagbigay ng revolutionary tax, papatayin nila yung may-ari. Pag hindi, o kaya naman, susunugin yung pabrika mismo. Ang ideolohiya nila, wala na. Talagang pera-pera na lang ang labanan dyan sa NPA. Lumalabas sila na hindi sila talagang para sa masa, kundi sila ay mga pirata. Yun ang totoo nun. Hindi sila para sa masa. Sila ay mga pirata. Ngayon, ultimong magsasaka, mangingisda, tricycle driver, hinihinga nila yan. May kotong yan. Kinokotongan nila yan. Ganyan ang trabaho ng mga NPA. Lahat ng tao, kung maaari, hinga nila ng pera. Kotongan nila, hinga ng revolutionary tax. Tapos, sisigaw yan pagdating sa Maynila. Sisigaw ng trabaho para sa tao. Ganyan, katitindi kasi ng ngalingan yan . Trabaho para sa tao. Sinusunog nyo nga yung mga heavy equipment doon sa malalayong lugar. Paano magkakatrabaho tao? Diba? Kasi, ang totoo niyan mga ka-YouTube, ang isang lugar, ayaw nilang umunlad. Ayaw nilang magkaroon ng kaunlaran, kagkarunungan ng mga tao kasi hindi na sila makakuha ng miyembro nila sa lugar na yun. Hindi na nila maloloko yung mga tao ron. Ha?
Ngayon, gusto nila ang isang lugar ay manatiling manatiling walang alam. Manatiling mga tinatawag na bobo, yun na. Ganon. Yung kung anong utos mo, susunod. Ganon ang gusto nila. Para madali nilang paikutin. Madali nilang utuin. Madali nilang paggawain ang gusto nilang ipagawa. Dahil syempre, walang alam. Diba? Yan ang gusto nila sa isang lugar na malalayo dahil dyan sila madaling makakuha ng mga kasapi, kamiyembro na pwede nilang utusan ng kahit ano. Ngayon, nakikita natin, kahit malalayong lugar, nagigising na sa katotohanan. Nagigising na ang taong bayan. At alam ko balang araw, ang NPA, CPP-NPA, ay kusang matutunaw sa paraan na ang taong bayan ang gagawa. Yan yan ang mangyayari. Mangyayari yan dahil sawa na ang tao, gising na ang tao, at gusto na silang mawala ng tao. Ganyan ang mangyayari sa CPP-NPA. Maraming salamat mga ka-YouTube sa panonood nyo. Panonood nyo muli ng aking video. God bless sa inyong lahat. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka naman. Salamat.